sa mga nakapag-train na doctors who are trained to ano to give chemotherapy, handle cancer patients, tsaka not just handle no, handle also the side effects of the treatment. Dahil ang lymphoma ay? Ang lymphoma kasi, ang primarily ang treatment niya is chemotherapy. So, ang maganda sa lymphoma, very, very chemo-sensitive po siya. So, malakas yung, malakas yung cure rates. Even if stage 4, a part of the stage 4, mga 30%, gagaling. Na hindi nakikita sa ibang types ng cancer, like breast cancer, colon cancer. Pag stage 4, it's incurable. For lymphoma, kailangan namin talagang habulin yung mga patients, no, kasi gusto namin ma-cure sila. So yung lymphoma, doc, ay siguradong cancer na? Yes, lymphoma is a cancer. Okay. Cancer of the lymphs? Cancer po siya ng lymphocytes. So lymphocytes ay part ng white blood cells sa dugo natin. Nagkakataon lang na pumupunta talaga sa lymph nodes. Kasi kumbaga yun yung bahay talaga nila. Oo, so nakakapa yan. Minsan nagbubukol-bukol dito sa likod ng tenga, sa leeg, sa ilalim ng panga, sa kilikili, sa singit. Oo, doon sila. But yung lymph nodes kasi, it's found all over the body, no? So meron yan na para siyang rosary na gumaganon sa buong katawan natin. So minsan kahit walang nakakapa, kasi nga hindi naman kita, minsan lymphoma pa rin siya. Oo. Ang pangit doon, pag hindi nakakapa, nalilate na da-diagnose niyo kasi nga walang manifestations, maliban siguro hindi makakain ng maayos, nangihina, nangangayayan. Okay. So ito pong lymphoma, sabi niyo nga, no, cancer sa lymphocytes. Lymphocytes, okay. Oo. So may mga cancer cells, yes, sa lymphocytes. Tama ba? Yung lymphocytes nagiging cancer cells talaga sila. Nako-convert sila. So nako-convert sila to becoming cancer cells. Tapos once naging cancer cell yan, manganak ng manganak until maging malaki na sila. Tapos yun yung nakakapa yung bukol. Okay, doon anong cause nito? Anong dahilan? Okay. So for lymphoma, ang pinaka-cause talaga niyan will be a mutation. So nasa genes talaga natin. So kumbaga magkakataon lang talaga na kahit wala ka namang risk factor, very healthy living, magkakalimpoma ka pa rin. Pero may mga pagkakataon na may risk factors yung ibang patients. Halimbawa, may prior exposure ka sa radiation, meron ka exposure sa mga chemicals like benzene, tapos may mga ibang infections din. May mga infections kasi na parang nagpipredispose talaga to developing cancers, mga carcinogenic na viruses, kalimbawa, hepatitis C o herpes virus, o nagiging cancer sila through time. Okay, so doc, yung may genetic predisposition? Mm-hmm. Opo. So kung meron kang sa pamilya na may cancer, kahit na hindi siya lymphoma, okay, ibig sabihin you're more prone to having lymphoma? Oo, sabi ko kanina dun sa interview, no, all cancers are genetic. So may mutation, but not all cancers are hereditary. Okay? Oo. So depende dun sa mutation kung namamana siya or hindi talaga. Sa lymphoma? Sa lymphoma, konti lang yung namamana eh. Minsan talaga, kumbaga, isa-isa na susulkot na lang talaga sa pamilya ninyo. Okay. At ang pinaka, sabi may risk factors eh. So ang pinaka delikado o pinaka nagdudulot ng lymphoma ay alin dun sa maraming risk factors. Ay, hindi ko pa pala nasabi, no, immunosuppression is also a risk factor for for developing lymphoma. Ngayon, bakit no? Kasi pag immunosuppressed ka or mababa yung immunity mo, prone ka mag-develop ng mga maraming infections. And infections kasi, 'di ba, sabi ko nga, yung mga viruses na yun, minsan napupush nila yung mutations. Oo. So ngayon, dahil nagkakaroon tayo ng epidemic sa HIV or AIDS, dumadami rin ngayon yung population na nagkaka-lymphoma dun sa mga AIDS patients. Oo. So medyo mas careful tayo pag may nag-develop na kulani sa kanya. You have to raise the suspicion na baka lymphoma yun. Okay. So doc, so yun yung binabanggit natin na dahilan, ano? At sabi mo nga may risk factors. May ilan pa ba kayong gusto idagdag na risk factors, no? Usually yun talaga siya. Yun na yun. Okay. Paano mo madidetect? Bukod doon sa pag may bukol-bukol na ba, doc, ibig sabihin malala na? Hindi naman kasi lahat ng bukol it will be lymphoma or cancer, no? So pinaka-common cause pa rin ng mga
bukol-bukol or lumalaking kulani will be infection. Kasi yung mga kulani natin or lymph nodes, sila yung nag-filter ng infection oo sa atin. So, sinisequester nila yung infection dyan. Pero, kailan mo ipapabiopsy? Parang ganyan. No? So, kailangan kumonsulta ka sa doctor. It will not really be your decision. Kailangan mag-seek ka ng consultation with someone who is trained to, ano, no, to pick up yung mga ganyan types of cancer. So, halimbawa, may kulani ka, hindi nawawala, or kahit nag-antibiotic ka, nagagamot ka sa tuberculosis, lumalaki pa rin. So, you have to, ano, no, you have to consult with the doctor. Baka kailangan mabiopsy na talaga siya. Okay, doc, ang kulani ay dapat mawala within how many days? Usually, kung hindi siya cancerous, kung hindi cancerous. Kung normal na. Siguro, doc, first and foremost, explain muna natin bakit may kulani. Hindi yung cancerous, ha? Yung regular kulani. Na kulani. Sige. So, ang kulani kasi, part talaga siya ng lahat ng tao. So, yung kulani natin, para siyang rosaryo sa ating katawan. Nag-circulate doon yung lymph, yung parang water na nag-filter ng mga infections natin. Okay. In normal people, without infection, na walang cancer, dapat hindi siya nakakapa. Okay. Okay, so yun nga, pag ba may infection, pwede siyang lumaki kasi nga napupunta doon yung bacteria, viruses, so nakakapa siya. Not necessarily cancerous. Yes. Okay. Pero bubukol lang siya pag meron, halimbawa tayong sore throat. Yes, pwede rin siya. Pag may mga infection tayo sa katawan. Pag nawala yung nagamot yung infection, mawawala na rin yung bukol. Yes. Okay. Dapat. So ngayon, Doc, yung bukol na cancerous dahil may kaugnayan sa lymphoma, iba ba ang, pag kinapako yun, iba ba ang igas nun kumpara sa ordinaryong kulani na namaga dahil lang sa infection ng sore throat, ganyan? Okay, so ang cancer kasi, sometimes we call it yung the great mimic. So it can mimic a lot of entities, no? Pwede siyang akala mo lang ganyan or ganyan kasi nga nagmimimic siya ng lahat ng diseases. So minsan wala talagang pagkakaiba yung infection na kulani versus yung lymph nodes na na affected by lymphoma. Based on pagkapa lang. Pero ang mga warning signs na baka cancerous yan or lymphoma is lumalaki siya talaga. Oo, kasi dapat pag infection, hindi naman dapat lalaki talaga siya. Plus, may iba pang kasamang simptomas. Like, minsan may lalagnat, walang gana kumain, or super nangangayayat. Okay, Doc, pag matigas? Pwede rin kasing infection pwede. So, or cancer. Yung kapa talaga is very very vague lang talaga yan. Okay. And therefore, sabi nyo nga kanina, the next step is to do a biopsy. Yes. Okay. And only a doctor will say, no, if a biopsy is required. Ano ba yung biopsy, Doc? Anong exact process? Okay, so for lymphoma, I think yung pinaka-useful na biopsy, dalawang types. Yung gumagamit ng needle, patas sinisip-sip lang yung tissue. So we call that a core needle biopsy. Yung iba naman, depende sa doctor, no, pwedeng magkaroon ng excision biopsy. So hihiwain ng kaunti, tapos kukuwala ng kaunting laman. At ilang araw yung doc para makuha mo yung results? O, depende sa hospital, no? So, for example, medyo maayos yung hospital niya. The results can be out in 5 days, 7 days. Sa ibang hospital na masyadong mataas yung volume ng patients, can be as long as 14 days. Okay. Magkano biopsy doc? Depende rin sa hospital. Depende sa hospital, no? Siguro sa charity hospitals, can be as low as free. Mm-hmm. Sa mga hindi charity hospitals, pwedeng mga 5 to 10,000. Okay. Doc, kapag ikaw ay diagnosed na may lymphoma, may stages din to? Like regular cancer? Oo. So, actually, after you diagnose the patient na may lymphoma, ang next step would be to stage the patient. Kasi magbabago yung, syempre, the treatment, yung treatment mo na ibibigay mo sa kanya, it will depend on the stage also. Doc, yung gamutan, sabi mo nga, no, may different stages. Pero, in a regular case ng cancer, syempre pag stage 4, talagang mas mahirap na, no? Pero ano ba ang pinakagamutan doon? Is it still the standard radiation, chemotherapy? So, for all lymphoma, standard talaga yung chemotherapy. Pag halimbawang stage 4, depende dun sa oncologist, pwede niyang i-extend na kaunti yung treatment. Tapos depende rin dun sa mga nakikita sa patient, pwedeng dagdagan pa ng radiation therapy. Okay.
Dok, yung affected lymphocytes, pwede bang mag-blood transfusion ba yan? Common sa mga lymphoma patients, bumabagsak talaga yung pula ng dugo nila. No? So we see a lot of patients who will require transfusion. Tapos okay lang naman kasi kailangan nila yun. So that's regardless of the stage? Regardless of the stage. Yung transfusion naman, it depends dun sa hemoglobin or yung sa red blood cell content. So is it considered a cure? Yung transfusion, hindi. Ano lang siya, one of the symptomatic treatments lang siya. Okay. Supportive treatment. O Doc, ano yung mga gamot? Okay. Sa lymphoma. Sige. So, ngayon, medyo may options na, no? Pwedeng chemotherapy. Meron na rin tayong tinatawag na targeted therapy. Tapos may immunotherapy na. Pero, ang pinaka-backbone pa rin talaga is chemotherapy. So, pag halimbawa, non-Hodgkin's lymphoma na diffuse large B-cell, tapos positive sa isang marker, nagdadagdag kami ng targeted agent like rituximab, pero hindi pa rin nagbabago, may sinasama pa rin talaga kami ng chemotherapy. Dok, binabanggit mo kanina yung Hodgkin's. Ano ba yung Hodgkin's na yan? Sige po. So, may dalawang types of lymphoma, basically, Hodgkin's and non-Hodgkin's lymphoma. Kaya lang, under Hodgkin's, dami pa yan eh. Apat, sa non-Hodgkin's, 30. Pero yun yung broad classification. Ito ang difference nila ay? Ang difference nila, yung itsura lang sa microscope, tapos yung treatment. Ah, yung treatment? Yung treatment, magkaiba sila. Okay, bakit so? Ano yung Hodgkin's? Yung Hodgkin's, basta iba yung ano niya, iba yung chemotherapy na na-invento for that. Okay, pero meron bang mas, which of the two yung mas delikado, mas madaling gamutin, mas madaling... I don't know. Ano ba yung differences ng dalawa? It's the same lymphocytes na affected. Actually, parang parehas naman sila ng aggressiveness. Yung cure rates kasi will really depend on the stage. So the earlier you catch the patient, mas madaling gamutin. Or may transplant ba doon? Oo, pwede naman po magbigay ng transplant or bone marrow transplant or stem cell, pero hindi siya binibigay as first line. O usually binibigay po namin yun pag halimbawa hindi na talaga tumatalab yung chemotherapy for the patient. Okay. So Doc, anong prognosis? So pag ikaw ay nagamot, pwede bang bumalik ito? At gano'ng kadalas? Pwede bang balik-balik ito? Okay, so... Taas ko lang doon. Medyo umiingay na dito sa ating sila. So, yung cure rates, it will also be dependent sa stage kasi niya. Okay, so for stage 1 lymphoma, ang cure rates niya mataas. So, mga 90, more than 90% magpo-cure talaga. Tapos, syempre, as you go along sa stages niya, mas pumapangit yung survival. So, for stage 4 patients, yung nga, mga 30 to 40%, mapapagaling pa natin. Okay, so mapapagaling. So, kailangan, ASAP. ASAP, yes. ASAP. Anong ating guidance, Doc, pagdating sa mga may lymphoma? Baka may mga online followers tayong may lymphoma sila o yung kaanak nila. Meron bang mga bawal kainin, bawal gawin? So, for patients na lymphoma, no, especially those for chemotherapy, wala namang special diet talaga na ini-endorse. No? Ang diet talaga should be a well-balanced diet. Wala namang bawal talaga. Siguro bawal lang yung mga super, mga raw na pagkain kasi ayaw niyo magtatae yung pasyente. Dapat malinis. Wala namang evidence na kailangan organic kasi mahal yung mga ganyan. Basta a healthy diet. Okay, healthy diet. Ito Doc, mga tanong, no? Si Marian Morales, nagkakulani po ako at nagpa-opera. Anong mabiopsy? Castleman disease. Nagkakulani rin ako sa left breast. Babalik po ba ang kulani? Ano yung Castleman disease? Okay, so medyo rare yan ha. Yung Castleman disease, technically, hindi talaga siya cancer. But it behaves like a cancer. Nakakalito, no? Siya? Proliferation. So, nagkakaroon ng abnormal growth talaga ng mga lymphocytes na ang problem dyan, pabalik-balik or nag-i-invade ng mga ibang organs. Ang treatment dyan, kung isa, ano kasi yan eh, dalawang types ng Castleman, yung unicentric tsaka multicentric. Pag halimbawa, multicentric, usually binibigyan pa rin ng chemo yan kahit hindi talaga siya cancer. Okay, so babalik ba raw yung kulani? Pwedeng bumalik pa rin yung kulani. Kapag ang kanyang, kapag hindi nagamot? Pag hindi nagamot. Next, Rona May Estuche. Ang pagkakaroon ko ba ng kulani, pwede mag-cause ng hair fall? Hindi naman. So, ang nagko-cause usually ng hair fall sa lymphoma patients, number one, pagpangit yung nutrition mo, yung mga malnourished na patients na hindi na talaga kumakain, severe disease, nag-hair fall talaga sila. Or, pwede yung galing from the chemotherapy itself. Okay, Ria Espejo. Negative po ang biopsy ng kulani ko, pero hindi po ako nakapagpa-check up. Any advice po?
baka follow-up check-up, hindi niya sa dugo, hindi na siya nagpa-follow-up check-up. Kasi negative na. Negative. Okay, so kung halimbawa negative naman yung biopsy, I think you should really go back to your doctor na para masabihan ka kung ano may yung kailangan pang gawin. Kung hindi ka babalik, I think kailangan mong kapain, you have to be familiar with your ano no, with your own body. So kakapain mo yung areas na prone magkaroon talaga ng lymph node enlargement. Pag lumalaki kailangan balik ka talaga, yes. Warning sign. Dok, pwede bang sabihin na kapag mas malaki yung kulani, mas delikado na yung sakit? Yes. Ano? So, all cancer starts small. Oh my God, nakakatakot. So, pag halimbawa nga, pag lumalaki talaga siya, kailangan lang magpakonsulta, pa-biopsy na. Huwag na kayong matakot, no? Because marami kasing pasyente, mas natatakot sa mga side effects ng treatment kaysa dun sa cancer itself. Dok, paano yung ano? Kasi syempre, baka mamaya lahat ng may kulani dito, mag-panic naman. Biglang magpa-biopsy lahat. Huwag naman. Hindi ano nga. Ano guidance natin? Okay, so kung halimbawa yung kulani nyo may kasamang any form of infection or signs of infection, sipon, ubo, malamang hindi naman siya cancerous. Okay. Pero wala kang nararamdaman. Pero kung wala namang ibang signs, tapos nangangayayan, palaging nilalagnat, so mga ano yan, red flags yan, no, that you should see a specialist. Pag lumalaki yung kulani. Yes. Look, the more kulani that you have, ibig sabihin ba, mas malala yung sakit mo? Kasi may nakapaka dito, may nakapaka. Hindi, hindi mo pang alam kung lymphoma, pero ang dami kang nakapaka. Madami, sige. So sa palagi ko, warning sign na yun. O kasi yung stage rin, just in case maging lymphoma yan, no, pag na-biopsy siya, the more lymph nodes na affected, the higher the stage. Tapos syempre, yung survival will also decrease with increasing stage. Dok, yung lymphoma, meron ba siyang standard na lalabasan ng iyong mga kulani? Wala talaga. Yun namang ordinaryong, halimbawa, ordinaryong sore throat. Ako kasi pag nag-sore throat, talagang nakakapako dito, no? Magkakulani. Okay, dito nga, nasingit. Meron bang standard din na lalabasan yung kulani mo? I mean, you know, which, and may standard din na, okay lang yan, mga lima lang, yan naman yung regular. May ganun ba? So, usually, pag halimbawa may infection ka, kung saan yung lymph node drainage niya, yun yung lalaki talaga. So, yun yung standard. Halimbawa, may sipon ka, lalaki yun dito. Halimbawa, may ubo ka, pwede rin lumaki dito. May infection ka sa breast, dun lalaki. Halimbawa, nagkasugat ka dito, pwedeng lumaki yung kulani mo sa singit. Yun yung standard niya. So, yung area kung saan nagde-drain kasi yung ano yung lymph niya. Okay, so kung yung kulani mo ay, una-una sabi mo nga, walang infection sa katawan, okay, so that's a warning sign. Or yung kulani mo, walang connection dun sa kung nasaan yung infection mo, then warning sign. Yes. At kung lumalaki yung kulani. Kahit naka-antibiotics, lumalaki pa rin. Okay. Next, si Mark Lester, dating Ginoo. May kulani ang anak ko at 1 year nang hindi nawawala. Hala, negative ko sa PPD at X-ray, pero nandun pa rin. One year na hindi nawawala. Pero negative. PPD is sa test for TB. Okay, so usually kasi ang mga 1-year-old na yan, palaging may sipon. May sipon ba yung anak nyo? Kasi kung palaging namang may sipon, baka rin malalak, ano, no? Because of that. Pero kung hindi, wala naman siyang sipon or anything na mukhang infectious, baka kailangan yung dalhin talaga sa isang specialist. Tapos para ma-biopsy na, para rin sa peace of mind mo. Okay, so biopsy. Kasi nag-X-ray na eh. So wala pa rin, negative, no? So biopsy. Okay, in general, Doc, ano bang ating advice sa publiko? Pwede ba tayong may advice ba para iwas lymphoma? May ganun ba? Yun nga. So, we have to go back to the, ano, no, yung primary cause talaga niya, which is mutation. Minsan, kahit talagang sobrang healthy living ka, magkakaroon ka ng lymphoma. Kasi nga, it's a mutation. Kumbaga, magkakaroon at magkakaroon ka. Pero, in general, syempre, we should all stick to a healthy diet, healthy lifestyle, mag-exercise regularly. Okay. Doc, contact information. Okay. So, sa mga taong gusto magpakonsulta, no, na halimbawa may mga kulani sa lymph node, you can always go to Asian Hospital. Kung malayo kayo dun sa South Luzon area, tas you want a credible oncologist, you can follow the Philippine Society of Medical Oncology. We have a Facebook page. Ang pangalan niya, Cancer Experts, Philippine Society of Medical Oncology. We also have a website. It's www.cancerexperts.com.
psmo.org.ph. So dun sa psmo.org.ph may mga listahan ng mga oncologists all over the Philippines. So nasa Visayas man kayo or Mindanao, you can always find an oncologist to help you kung may doubts kayo regarding mga kulang. Ayun, ang galing ma-explain ni Doc. Parang feeling ko kahit may sakit ako, kahit na, di ba Doc? Pag yung doktor na kausap po natin, eh ganito kalinaw, ganito ka, mado, magpaliwanag, di ba? Talagang nakakabigay din ng peace of mind. So salamat Doc. Okay, thank you. At salamat po sa ating followers, ating pong salamat Doc, at din ka sa nyo Facebook page and of course sa ating ABS-CBN YouTube channel subscribers. So please continue to follow us, continue to share our pages, continue po to post, no? To repost our interviews. Hindi natin alam, baka makapag, di ba Doc, no? Hindi mo alam, makakatulong ka, makapagligtas ka ng buhay, no? Just by mere sharing. Dahil yung ating impormasyon, importanteng impormasyon pang kalusutan. So, thank you, Doc. Thank you again. And huwag niyo pong kakalimutan sa usapang pang pamilya at sa ating pang nanay, Mami Jing ang gabay. Bye! 3, 2, 1.